Ating kilalanin ang kauna-unahang PBA Rookie MVP na si Benji Paras. Pero bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button for more Philippine sports history. Kapag sinabing Rookie MVP, ang unang papasok sa ating isipan ay walang iba kundi si Benji Paras. Siya lang naman ang number 1 draft pick ng koponang Formula Shell noong 1989 PBA draft, kung saan siya naging Rookie of the Year at Most Valuable Player ng season na yon. Pero bago yan ay atin munang talakayin kung sino ba si Benji Paras sa loob at labas ng hardcourt. Si Venancio Johnson Paras Jr. o mas kilala bilang Benji ay pinanganak noong October 2, 1968 sa Caloocan City. Siya ay unang nakita maglaro para sa San Beda Red Lions High School Varsity Team kasama ang future PBA players na sina Dindo Pomaren, Ronnie Magsanok, Eric Altamirano at Gerald Esplana. Pagtungtong naman niya sa kolehiyo ay lumipat na siya ng koponan kasama ang kanyang mga teammates na sina Ronnie Magsanok at Eric Altamirano para pangunahan ang pangalawang UAAP Championship sa kasaysayan ng University of the Philippines. Dahil sa kanyang pinamalas na galing sa kolehiyo ay isinama siya ng kanyang college coach na si Jolipa sa roster ng 1986 RPU team para makilahok sa 9th ABC Youth Championship, kung saan siya lang naman ang naging top scorer ng kuponan na umabot sa championship round kalaban ng Team China, ngunit nabigong makuha ang gintong medalya. Nagbunga naman ang kanyang mga achievements mula sa kolehiyo at international basketball scene dahil siya ang naging consensus number 1 overall pick ng 1989 PBA draft para sa kuponang Formula Shell. Dito ay nakasama niyang muli ang kanyang partner na si Ronnie Magsanok at panandali ang naging coach niya rin sa professional league ang kanyang college coach na si Jolipa. Binansagan siyang Tower of Power dahil sa unang pagpasok niya sa liga ay dinomina niya ang scoring at rebounding, kung saan nag-a-average siya ng 24 points at 10 rebounds per game para tanghaling PBA MVP kasabay ang pagiging Rookie of the Year. Ito lang naman ang taon kung saan nag-grand slam ang San Miguel Beermen, ngunit sa kadahilan ng stats pa ang basehan noon para tanghaling MVP ay wala talagang maikukumpara sa Tower of Power na isang double-double machine. Pagkatapos ng grand slam season ng San Miguel noong 1989 ay sa unang conference pa lang ng 1990 PBA season ay muling nagpasiklab ang first rookie MVP na tulungan ng kanyang koponan na magkampyon kontra sa Añejo Ram na pinamumunuan ni Robert Jaworski. Nasundan pa ito ng tatlong kampyonato sa 1992 First Conference, 1998 Governor's Cup at 1999 All-Filipino Cup, kung saan ang taong 1999 PBA season ang naging pinaka-productive na year para kay Paras dahil nakuha niya dito ang mga award na PBA Comeback Player of the Year, Best Player of the Conference Award noong All-Filipino Cup at pangalawang MVP Award. Pagkatapos ng kanyang second MVP season ay muling tinama ng injury si Benji, kung saan 44 games lang ang nalaro nito sa sumunod na tatlong taon, at sa taong 2003 ay huli siyang naglaro para sa koponan ng San Miguel Beermen bago tuluyang magretiro sa edad na 35 anyos. Ito ay para makapag-focus na lang sa acting at comedy career na unti-unti niyang binubuo kasabay ng paglalaro ng basketball, katulad ng mga TV shows na Palibhasa Lalaki, Okidoki Dok at Cool Ka Lang. Kahit na maagang nagretiro si Benji sa mundo ng basketball, ay nakuha naman niya ang lahat ng titulo na inaasam ng bawat PBA player, at ito ay pagiging 4-time PBA champion, 2-time PBA MVP, 1989 Rookie of the Year, 5-time Mythical First Team, 3-time Mythical Second Team, 1-time Best Player of the Conference, 1999 Comeback Player of the Year, 1-time Slam Dunk Champion, 8-time PBA All-Star, 2-time All-Star MVP, at naging Silver Medalist nang irepresenta niya ang Pilipinas sa 1990 Asian Games. Dahil sa di matatawarang kontribusyon na ginawa ni Benji para sa PBA, ay nahirang siya sa 25 Greatest PBA Players of All Time at PBA Hall of Fame Class of 2013.
Si Benji ngayon ay nananatiling aktibo sa showbiz at sa pagiging assistant coach ng San Beda College. Siya ang ama ni Andre at Kobe Paras, kung saan namana ng magkapatid ang husay sa paglalaro ng basketball. Si Benji ngayon ay masayang namumuhay kasama ang kanyang asawa ni si Lysen at ng kanilang 5 mga anak. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin nakakagawa ng rookie MVP sa PBA bukod kay Benji Paras. At kung meron mang magtangka ay dadaan muna ito kay Junmar Fajardo na 6-time consecutive PBA MVP. Ngunit may isang natatanging player na muntikan na mahagip ang pagiging rookie MVP at ito ay si Danny Siegel. Siya lang naman ang kalaban ni Benji sa 1999 PBA MVP race at kung hindi lang sa Phil-Am issues noon ay may pangalawang rookie MVP na sana sa kasaysayan ng PBA. Makakaya kaya ng kanyang anak na si Kobe Paras na former NBA prospect at incoming PBA player na maging pangalawang PBA rookie MVP? Ito ang dapat nating abangan sa susunod na season. Itong video na ito ay isang pagpupugay sa natatanging Tower of Power in Philippine sports history. Kung gusto mo pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion at pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.